nang na-discovery ng bansang China ang Scarborough Open at ang Shoal. Kaya naman iginigit nilang kanila ito. Ang Pilipinas naman, nakasandal sa paniniwalang mas malapit ang Panatag Shoal sa ating bansa, kaya tayo ang may karapatan sa teritoryong ito. Nakatutok si Mark Salazar. Ang Panatag o Scarborough Shoal, kagaya ng pinagtatalunang Spratly Islands, ay may mahabang kasaysayan ng mga mandaragat na nabihag ng kanyang ganda. Huangyan Island ang pangalang binigay ng China nang madiskubre ng Chinese traders. Mga panahong hindi pa ito nadidiskubre ng Pilipinas. Yung Scarborough Shoal at yung mga ibang isla ng Spratlys, sinasabi ng mga ibang eksperto na as early as yung Han Dynasty, which is 200 years before Jesus Christ, and na-discover na daw ng mga Chinese. Pero syempre, to be safer, I'd say na as early as 900 AD, mga Song Dynasty, marami ng mapa yung mga Chinese depicting the Spratlys and most likely including places like the Scarborough Shoal. Unang bahagi ng 19th century nang binyagan itong isla ng mga Briton na Scarborough Shoal. Ang Scarborough at Spratlys ay mga pangalan ng British cartographers na nagmapa sa mga islang ito. Pero late 60s, nung madiskubre natin ang ganda ng Scarborough sa mga mata ng mangingisdang Pangasinense na si Tomas Cloma. Only when Cloma, the fisherman, was fishing there, and he said, oh, this is a nice place. So because Cloma in the late 60s, and then also during Marcos' time, then that is the time he claimed. Panatag Reef naman ang ibinansag natin sa Shoal. Noon, sabay-sabay lang daw nangingisda sa Panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese. Pero walang standoff. Kasi dati rin naman, it was more of trade. And wala naman yung world politics ng US and China. Hindi naman nila alam dati na may langis dyan sa Spratlys. So ngayon, syempre iba na yung situation. Sa gitna ng standoff, kasaysayan ang gusto ng China ng pagbasihan kung kanino ito. Kung saan lamang sila sa haba ng kwento mula sina unang dynasty. Anybody could use a historical claim and historical title for any of their claims. But this has to be validated. And that's why there's a need for an international body to study this and make a decision. Kaya sa 1994 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, nakaangkla ang pag-angkin ng Pilipinas sa Panatag. Sabi ng DFA, di ito nakukuha sa pahabaan ng kwento, kundi sa palapitan na lang sa Shoal. Pasok naman ng Panatag o Scarborough Shoal sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Bagay na silang ayunan ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. I think it's now on the negotiation table. This will be a long haul. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.